Hi guys, welcome back to another YouTube video. It's me once again, your coach AJ Palmos. At kung bago ka sa aking YouTube channel, i-click mo lang ang subscribe button, bell notification para like ang updated sa mga future videos natin. For today's video, pag-usapan natin itong very exciting na topic. Ito ay, bakit nga ba mahaba ang buhay ng mga Japanese people? Before, curious lang din ako, bakit nga ba sila mahaba ang buhay? Meron po ako napanood na isang video at documentary po iyon. So nakita ko po at inaral ko po ano ba yung mga ginagawa nila at ano ba yung meron sa kanila, bakit mahaba ang mga buhay ng mga Hapon. Kung interesado ka rin malaman kung ano ang mga ito, samahan niyo po ako dito sa ating video. Kung ready ka na, simulan na natin. Tara! Magkaroon muna tayo ng comparison. Para malaman natin kung gaano ba kahaba ang buhay ng mga Japanese, i-compare natin ito sa mga Pilipino or tayo. Ang mga Japanese po, meron po silang life expectancy na 84.2 years. Sa Pilipino naman po, ang lifespan po ng mga Pilipino ay 71.79. Literally, mas mahaba ang buhay nila compare sa atin. From 84 to 71, around 12 to 13 years yung haba ng buhay nila compare sa lifespan ng mga Pilipino. Ang mga lalaking Japanese po ay may lifespan na 81 years old. Ang mga Pilipinong lalaki ay may lifespan na 67 years old. 14 years ang agwat o ang haba ng buhay na tinatagal ng mga Japanese compare sa mga Pinoy. Ang mga babae naman po ay may lifespan na 87 years old para sa mga Japanese. Ang mga Pilipina naman po ay may lifespan na 72 years old. So that's 15 years gap sa lifespan ang Pilipino at ang mga Japanese. Ano nga ba ang sikreto nila? Bakit ganito kahaba ang buhay ng mga Hapon? Ang secret sa kanilang longevity, lifestyle, habits, at food choices. Pag-usapan muna natin ano ba yung mga kinakain ng mga Japanese, bakit mahaba ang kanilang mga buhay. Una sa lahat, ang mga Japanese po ay mahilig kumain ng mga sariwang prutas at sariwang gulay. Ang mga Pilipino po, kumakain din naman. Pero hindi po kasing ganang kumain katulad ng mga Hapon. Ang kinakain din po ng mga Japanese ay mostly unprocessed food. Ibig sabihin, hindi po ito processed. Kabaligtaran po ng usual na diet ng mga Pilipino. Na ang hilig po natin ay mga processed food katulad ng mga hotdog, tocino, tapa, longganisa, etc. etc. So ang mga Japanese people po, mahilig po sila sa mga fresh food at mga raw foods. Mahilig din kumain ng mga Japanese ng mga soya at seaweeds. Sa kanila, halos karaniwan na lang ang kumakain ng seaweeds. Ang mga Pilipino, bihira lang po ang seaweeds dito sa atin. Soya or soy, meron naman po, pero hindi ganun karami. Ang mga Japanese po ay likas na mahilig sa mga seafoods. Ang mga seafoods po nila ay sobrang fresh. Ang mga Pilipino naman po, karamihan mahilig po sa mga karneng baboy, karneng baka. Mas healthy kasi ang mga seafoods compare sa mga land animals. Ang mga Hapon, pagkatapos kumain, malakas silang magtsaa. Ang mga Pilipino, pagkatapos kumain, ang hinahanap, malamig na tubig at mga soft drinks. Total opposite yung ginagawa ng mga Pilipino at ng mga Japanese. Ngayon, ito pong mga habits nila pagdating sa pagkain ay kanilang kultura. Kaya kung mapapansin po ninyo, karamihan po sa mga Chinese, mga singkit, pagkatapos nilang kumain, lagi silang nagtiti. Kaya kung makikita niyo yung figure nila, karamihan po sa kanila, puro mga slim or hindi po sila masyadong matataba. It's because ang sikreto po nila, tamang pagkain at maraming tsaa.
Sa habits naman po, nananatili po silang active kahit po sila ay may edad na. So isang sikreto po ng mga Hapones na maging active po sa lahat ng oras. Dito po sa atin sa Pilipinas, pag matanda na po, halos ayaw na po natin pagtrabahuhin dahil karamihan po sa mga elders natin ay may mga sakit na. Sa kanila po, binibigyan po talaga nila ng trabaho o sila mismo ang gumagawa ng trabaho dahil yung trabaho po ay nagbibigay po sa kanila ng purpose sa buhay para po magpatuloy. At isa pong habits na ginagawa nila na commonly hindi ginagawa sa Pilipinas ay ang pag-hotpot. Sa Pilipinas po, bihira po yung mga bahay, maaring mga may pera o mayaman lang po ang nakakapag-hotpot. Sa mga Japanese po, kultura po nila na in the end of the day po, sila po ay nag-hotpot. Yung hotpot po na to para po lumabas yung toxin sa kanilang katawan, para rin po ma-refresh yung kanilang mga muscles, ma-relax po. Sa atin po kasi dito sa Pilipinas, kung ano lang po yung tubig natin, yun lang din po yung ating ipinaliligo. So sa kanila po, ginawa po nilang habits yung pag-hotpot at pagiging active. Sa lifestyle naman po, napakaganda po kasi ng healthcare sa Japan. Meaning, pag-aaruga po nila sa mga pasyente, lalo na po pag mga elder, napaka-efficient po talaga. So yung mga healthcare po nila doon talagang pinakamataas na quality po ang naibibigay sa mga Japanese people. Dito po kasi sa atin, maganda rin naman po ang kalidad ng healthcare natin dito. Kaya lang, sad to say, kung wala po tayong pera, syempre po, hindi ganun ka-quality ang mapoprovide para sa atin. Kasama po sa magandang lifestyle is yung portion control na tinatawag. Ito pong portion control is yung pagkain po. Ang common diet ng mga Pilipino is totally dapat busog na busog. Blatted ka dapat pagka kumain ka para masabi mo busog ka, satisfied ka. Ang mga Japanese people po, meron po silang tinatawag na 80-20. 80% na po ng kanilang nakain, tumitigil na po sila. Hindi po nila hinahayaan na 100% busog yung kanilang sikmura para po hindi sila basta-basta magkakasakit. Yung pagkokontrol po sa pagkain or pagmamanage ng tamang pagkain is malaking bagay po yan sa paghaba po ng ating lifespan. Pangatlo po, ang mga elders po sa Japan ay tinatawag po nilang living treasure. O pagka matanda ka po sa Japan, priority po kayo sa lahat ng bagay. So dito rin naman sa atin, priority din po ang mga matatanda. Pero sa Japan po kasi, talagang sobrang alaga. Isang reason po kung bakit umahaba ang buhay ng mga Japanese, dahil masaya po sila at kakaunti po ang kanilang mga problema. Masaya po sila sa mga simpleng buhay, simpleng mga gawain, kaya po yung pamumuhay nila, lalong-lalo na po napakaganda ng klima sa kanila at malinis at hindi rin po ganun ka-polluted, unlike po rito sa atin sa Pilipinas, isa rin po yung mga factors pagkakaroon ng mahabang buhay. Meron akong question sa inyo, gusto mo rin bang humaba ang iyong buhay? Kung oo, lahat naman tayo gusto nating humaba ang ating buhay. Ang tanong, paano tayo magkakaroon ng mahaba at magandang quality ng buhay? Dito na po papasok yung ating programa sa Santing International na programang pangkalusugan. Alam niyo po ba na ang barley po ay hindi naman po talaga ito nakadesign para sa mga may sakit? Ang primarily purpose ng barley ay para sa mga taong ayaw magkasakit. Mali po yung connotation natin na pagka magte-take po ng barley kasi may sakit na at ito po ay ginagawa nilang gamot, mas maigi po na wala pa tayong sakit, tayo po ay nagme-maintain na ng magandang kalusugan. Yung pong ibang mga habits ng mga Japanese, hindi ho natin yung kayang kopyahin. Pero ang kaya ho nating i-provide para sa atin is pagsusustain ng mga nutrients or sustansya na kinakailangan natin para sa magandang kalusugan. At ang pagtitake po ng barley araw-araw ay isang magandang habit or lifestyle na dapat natin gawin para sa ating buhay. Meron or wala kang sakit, dapat nagbabarley po tayo. Alisin niyo po sa isip ninyo na kaya ka magbabarley kasi may sakit ka, ilagay niyo po sa isip ninyo na ang barley po ay parte po ito ng magandang habits na gusto nating magkaroon ng magandang quality na buhay hanggang pagtanda. Kung kayo po ay magbabarley, mas maganda pong humanap po kayo ng mga trusted leaders or coaches na tutulong po sa inyo paano ninyo mamamaximize ang paggamit ng barley.
So, dalawang klase ang programa ng SANTE. Programang pangkalusugan at programang pangkabuhayan. So, alamin niyo po, alin ba yung gusto ninyo? Gusto mo bang kumita sa ganitong negosyo o gusto mo lang gumamit ng barley para sa iyong magandang kalusugan? Kung kailangan po ninyo ng tamang product at tamang guide, pwede po kayong lumapit sa atin. Mag-comment lang po kayo sa aking video. Nag-reply po ako dyan para po makapag-personal usap po tayo at kayo po ay personal ko pong mag-guide. So ako po ay nagko-coach ng mga taong walang sakit at mga taong may sakit. Ganon din po sa mga gusto pong mag-start mag-negosyo, open din po tayo para po turuan ko kayo paano kayo magsisimula ng negosyo dito sa SANTE International. Maraming maraming salamat po sa inyong panonood. I hope meron po kayo natutunan sa ating topic ngayon na bakit nga ba mahaba ang buhay ng mga Japanese people. Once again, my name is Coach AJ Palmos and see us again on my next video. To God be the glory. Bye-bye.